morning, brothers and sisters in Christ. Today our topic is taken from the Gospel of Matthew, chapter 9, verse 14 to 15. Then the disciples of John came to him with a question. How is it that we and the Pharisees fast on many occasions, but not your disciples? Jesus answered them, How can you expect wedding guests to mourn as long as the bridegroom is with them? The time will come when the bridegroom will be taken away from them, and then they will fast. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So my brothers and sisters, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista, no? At tinanong nila ang Panginoong Jesus kung bakit nga ba hindi nag-aayuno ang kanyang mga alagad, samantalang sila at kasama na ang mga Pariseo ay nag-aayuno. Kaya sumagot sa kanila si Jesus. Sabi ni Jesus sa kanila, dapat bang malungkot ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking kinakasal? Kapag wala na ito, tsaka pa lamang sila mag-aayon. Totoo nga po ito, mga kapatid. Sapagkat kung tunay nga na kasama mo ang Panginoon sa iyong buhay, hindi mo po talaga maranasan ang kalungkutan. No? If Jesus is with you, how can you feel sad and gloomy? With Him, the world shimmers with joy. No? Faith becomes strong, hope revives, and love is renewed. Yun po yung mararanasan ng isang tao na kasama po niya ang Panginoong Jesus. Wala siyang kalungkutan na nadarama, wala siyang problema na inaalala, at lahat po ay naging maganda at naging maayos, no? Ang kanya pong sitwasyon sa buhay, no? Kapag kasama po niya ang Panginoon sa kanya pong buhay. Kaya my brothers and sisters, the disciples could not fast, no? Because really they feel the presence of Jesus. Their spirituality is permeated with joy. So if you have Christ and still insist on living a miserable life, perhaps you need to discern whether it's really Christ or not. Maaring ibang Kristo na ang kasama mo. Maaring Kristo lang sabungan yan. Kasi pagkasama mo po talaga ang atin pong Panginoon, ay wala kang ibang mararanasan kundi ang kaligayahan. Matatagpuan mo lamang ang tunay na kapayapaan kapag kapiling mo ang Diyos. Kaya kung sinasabi mong kasama mo si Kristo sa iyong buhay, pero naging magulo naman ang iyong buhay, naging problematic naman ang iyong sitwasyon, at wala kang katahimikan sa iyong pamilya, isang kasinungalingan na sasabihin mo na kasama mo ang Diyos. Sapagkat kapag kasama mo talaga ang Panginoon, ay masaya ka. Wala kang pinoproblema. Kaya my brothers and sisters, suriin natin mabuti ang atin pong sitwasyon sa buhay. Baka kaya naging magulo ang atin pong buhay, it is because ay maaaring hindi natin kasama ang atin pong. Kaya anyayahan natin
ang tunay na Diyos sa ating buhay. Anyayahan natin ang totoong Kristo upang atin pong mararanasan ang tunay na kaligayahan at ang tunay na kapayapaan sa atin pong buhay. Amen. Sa magandang umaga po sa inyong lahat, my brothers and sisters, at nawa tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon sa araw na ito.